Welcome sa Panlasang Pinoy! Kamusta na kayo? Ako po si Vanjo Merano. At ngayong araw na to, ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng isang napakasarap at simpleng-simpleng sabaw. At ang tawag natin dito ay ang pork bola-bola na may miswa at patola. At ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Ground pork, miswa, ito yung patola, binilatang ko lang to at hiniwa lang. Ito naman yung ating sibuyas. Ang ginawa ko sa sibuyas, no, sibuyas na dilaw ito, hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. Pwede kayong gumamit ng food processor para mas mapabilis at para mas talagang pinong-pino. Ito naman yung ating harina o yung all-purpose flour. Yung dahon ng sibuyas o scallions. At yung dinikdik natin na bawang. Kailangan din natin guys dito ng itlog, ng ground black pepper, ng asin, at ng ating Knorr pork cube. At bukod sa mga ingredients na to, gagamit din tayo ng tubig, ng mantika, at ng patis. Mag-umpisa na tayo! Ang una nating gagawin dito ay yung bola-bola o yung meatballs. Simple lang ang paggawa nito. Paghahaluin lang natin itong ating ground pork, itong harina o all-purpose flour, sibuyas, itlog, ground black pepper, pati na rin itong asin. So unahin natin itong sibuyas. Pagdating sa sibuyas, kalahati lang yung gagamitin natin dito. Yung kalahati, gagamitin natin mamaya sa pag-isa. So, ayan ang ating sibuyas. Lalagyan din natin itong ating ground black pepper at yung asin. Pagkatapos, haluin lang muna natin itong mabuti. Itong mga ingredients na ito ang nagbibigay ng lasa dito sa ating bola-bola o meatballs. Ayan. So, siguraduhin lang natin na nahalo natin mabuti lahat ng mga ingredients na ito. Kung gusto ninyo ng additional na lasa, ang suggestion ko, pwede kayong maglagay dito ng konting garlic powder. Siguro mga 1 teaspoon, okay na yon. So ngayon, ilalagay na natin yung ating tinatawag na binder. Kaya ang binder natin dito, dalawa. Yung harina o yung all-purpose flour. At bukod dito sa harina, pwede kayong gumamit ng breadcrumbs. Ayan, at yung isa naman yung itlog. So, haluin lang natin ito ng konti. Pagkatapos, ilalagay na natin dito yung itlog. Kakrak lang natin. Isang pirasong itlog lang yung gagamitin natin dito. Yan. Pagkatapos, itutuloy lang natin ang paghalo nito. At yan na bang inahalo natin, ano mapapansin ninyo, medyo yung mixture natin ay basa pa. Kaya meron pa tayo ditong additional na all-purpose flour. Or kung ang gamit ninyo yung breadcrumbs, no, dadagdagan lang natin hanggang sa maging hindi na ganun kabasa yung mixture. So yun guys, ito yung consistency na gusto natin. May pagkamalagkit pero hindi ganun kabasa. So ngayon, ang gagawin natin ay magsuscoop lang tayo ng mixture. At ihulma na natin ito into balls. Gagawin natin ngayon magsuscoop lang tayo ng mixture dito. Tapos iro-roll yun lang natin into balls gamit ang ating kamay. Mas maganda kung meron kayong scoop na katulad nito, pero hindi ito, kumbaga, required. Pwede naman tayong kumuha lang ng regular na kutsara, at saka pagkasandok natin ang kutsara, at saka natin ikutin. Ang kagandahan lang sa pagkakaroon ng isang scoop na katulad nito, sa unang kuha pa lang natin, na-form na kagad yung ball, at saka yung pagdating sa sukat nito, mas kumbaga pare-pareho yung laki ng meatball natin. At isa pa palang tip dito guys, para hindi masyadong dumikit yung mixture ng meatball sa inyong kamay, pwede nating basain ng konti yung ating kamay. Ayan, so ready na tong ating meatballs. Ang susunod nating gagawin dito ay ipiprito na natin ito. Ipa-pan fry lang natin sandali.
Ang kailangan lang doon sa pag-pan fry, maluto lang yung outer part ng meatball. So hindi natin ito lulutuin ng tuluyan. Maluluto itong ating meatballs kapag pinakuluan na natin ito. Magpapainit lang tayo ng pan. Ayan, at maglalagay lang tayo dito ng mantika. Papayaan lang natin uminit yung mantika. At pagkatapos, isa-isa natin ilalagay yung meatballs dito. So ang ginagawa natin, lulutuin lang natin yung outer part ng meatball. Gaya nung sabi ko kanina, hindi natin kailangan lutuin ito ng tuluyan. So pagkatapos nating i-pan-fry itong meatball dito, ay tatanggalin lang natin ito at pagkatapos ibabalik natin ito mamaya. So lulutuin lang natin ito ng bahagya, pagkatapos babaliktad lang natin. So yan. Hindi natin kailangan talagang tagalan yung pagluto. Sa puntong ito, ready na yung meatballs. So ang gagawin natin ay tatanggalin lang natin ito isa-isa. Ibabalik lang natin doon sa plato na pinaglagyan natin. Pagkatapos, isi-set aside muna natin ito. At itutuloy lang natin yung pagluto dito sa pamamagitan ng pag-isa ng bawang at ng sibuyas. So gagamitin natin yung natirang mantika dito. Igigisa lang natin itong bawang. At sa pagkakataon na ito, inuuna ko yung bawang dahil gusto kong medyo mag-brown ito ng konti. Yan, tama-tama lang yung bawang. Tinusta talaga natin yan. So ilalagay natin yung sibuyas dito. Mas gusto ko kasi yung tostadong bawang pagdating dito sa mga ganitong sabaw kagaya ng ating pork bola-bola. Kung mapapansin ninyo, kung napanood nyo yung ating pancit molo soup, ganito din yung ginagawa natin. Iba kasi yung lasa ng tostadong bawang kapag nilagay natin sa sabaw. Mas umasarap ito. Maglalagay din ako dito guys ng tubig. Yan. So nakukuha ngayon ng tubig yung lasa ng sibuyas at ng bawang na nagisa na natin. Kaya talagang malasang malasa na ito. Papabayaan lang natin itong kumulo. Ayan guys, so kumukulo na yung sabaw dito. Ang gagawin natin ngayon ay ibabalik na natin yung na-pan-fry natin na bola-bola o yung meatballs. Ayan, lalagay lang natin dito dahan-dahan. Ilalapit ko itong plato. Sa ganun, hindi masyadong tumalsik yung sabaw kapag binaba natin. Ito na yung pagtuloy sa pagluto natin ng bola-bola. Dahil nga kanina, bahagya pa lang yung pagluluto natin. Ngayon, kapag iluluto na natin ito dito sa sabaw, tuluyan ang maluluto ito mabuti. At ngayon naman, ilalagay na natin itong ating Knorr pork cube. Lagi akong gumagamit nito dito sa ating bola-bola na may miswa at patola nang sa ganon ay mas maging malasa ito at mas maging buong-buo ang lasa ng pork. Haluin lang natin ito. At pabayaan lang nating matunaw yung nilagay natin na cube. Pagkatapos nito guys, ay tatakpan lang natin itong ating lutuan at itutuloy lang natin ang pagluto sa medium heat ng 15 minutes. Di ba? Napakabilis lang, 15 minutes. Ngayon, ready na to. Tatanggalin ko lang yung takip. At ilalagay na natin dito yung miswa. Ito na yung ating miswa. Nakilala rin to sa tawag na Chinese vermicelli. Ang kagandahan dito sa miswa, pagkalagay na pagkalagay pa lang natin, lalambot na kagad ito. Napakabilis ng maluto. Ayan, tingnan ninyo guys. Oh. Malambot na kagad, di ba? So, hahaluin lang natin ito. Dahan-dahan lang. Pagkatapos, pwede na nating ilagay dito yung ating gulay. At yung patola yung tinutukoy ko. So, ito yung patola. Ayan. Tatakpan ko lang ulit itong ating lutuan. At itutuloy lang natin ang pagluto dito ng mga 5 minuto pa.
Sa puntong ito, ilagay na natin yung ating seasoning. Ang gamit natin dito ay patis lang, pati ground black pepper. Ito, simpleng-simple. Ilalagay lang natin yung patis dito. At isunod na natin kagad dito yung ating ground black pepper. Pagkatapos, haluin lang natin. At ang pinakahuli natin gagawin dito ay ang paglagay nitong ating scallions o yung dahon ng sibuyas na hiniwa lang natin. So ngayon guys, ready na tong ating niluto. Ilalagay lang natin ito sa isang serving bowl at i-serve na natin. Pero bago ang lahat, kukuha muna ako dito ng ating masasampulan para tikman na natin to. Ayan, gusto ko yung maraming green onions o yung sibuyas na dahon. Kaya istikman na natin itong ating pork bola-bola na may miso at patola. Mainit pa. Ang sarap ng lasa ng sabaw. Tama-tama lang yung pagkakaluto natin. Buong-buo talaga yung lasa ng pork dito pagkatapos nakatulong yung seasoning natin na patis, pati yung ground black pepper. Talagang maganda yung pagkakahalo-halo ng lasa ng mga ingredients na yon. At syempre, ipo-point out ko dito, yung lasa ng tostadong bawang. Talagang, kumbaga, ano no, namumutawi, lalim no. Talagang lasang-lasa natin. Ang sarap ng meatball. Masasabi ko na, successful tong dish na to, panalong-panalo. Kaya guys, sana subukan ninyo. Ito na ang ating pork bola-bola soup with miswa and patola. Tara, kain na tayo!